Excited ako, tawagin rin natin ang ating daily contender ngayon from Metro Manila, si Yvette Concepcion. With hashtag... Hi, Yvette! Yes. So hello. Today is rocking the short hair look. Yes. I love it. Yay. Super bagay. Oh, oh. Not the stereotype na ano, di ba? Pero iba, parang edgy look. Where are you from Metro Manila? Sa Valenzuela po. Valenzuela. Long-haired ka ba before? Yes po. What made you decide to cut your hair short? Nagka-cancer po kasi ako. Kaya talagas yung hair. That's a treatment. Opo. Can we ask, when were you diagnosed with cancer? Ano po, last year? June. June. And can we ask, anong klaseng cancer? Cancer saan? Cancer, Hodgkin's lymphoma po siya. Then, lymphoma? Yes po. Bale, kulani po sa leeg na naging malignan. Pero how's the medication? Kamusta na yung health? Tapos na ba yung tapos na. Tapos na. So first stage. Yay! Nakatawa, no? Oh, there's something to celebrate ulit, di ba? Oo. Oh. Yvette, kasi, how old are you? 20 po. 20. You're very, very young and you're beautiful. At mas makapalang buhok mo sa akin, to be honest. May suot ko extensions. Maraming, just to be that. Pero how was it? Anong naramdaman mo when you found out that it was malignant? Una po, syempre nalungkot kasi yung parents ko maapektuhan din yung pag-aaral ko. Oo. Oh, oh. Kaya yun po, sobrang lungkot. Tapos yung medication nga po is mahirap din. Oo. Mahal eh. Yes po. Yes, chemotherapy. How long did you do the treatment for? 18 sessions po kasi yun. So, bali, halos 1 year din. Ah, kailangan tatapusin 18 siya. 18 sessions. Ano yung intervals nun? Paano? Like, every week ba kailangan? Once a month? Paano? Ano po? 2 times a month po. Twice a month. Bali, paano yung financial mo nun? Di ba, hindi ka ba nahirapan? Hirap. Mahal! Yeah. Mahal ang treatment. Yeah. Oh, nga eh. Oo. Paano? Umiinom po kami ng tulong sa government. Yes. That's nice. Totoo. Oh. Tapos, kailan mo nalaman na it's gone? Itong August lang po. August 18. Ah, galing nga. Oo. We wish you all the, ano talaga, yung total recovery. Kasi alam ko, pag cancer, talagang may ilang years yan para masabi na free ka talaga eh. Pero since sinabi na rin naman sa'yo, let's hope for na talagang clear na talaga siya. Tsaka gusto rin ibanggitin yung government. Di ba palagi niya sasabi, yung government corrupt, government wala natutulungan sa Pilipino. Pwede mo pa salamatan ngayon kasi malaking bagay ng government. Natulong sa'yo. Kasi government ba yan? Natulong pa yung PCSO, PhilHealth, yun ganyan. Oo, kaya tumaya pa tayo ng loto. Pero Yvette, now that you're cancer-free, do you still have to take medicine to maintain that you're meron free ba? From cancer? Or wala na talaga? Tapos na lahat? Bale, healthy lifestyle. Yes, healthy lifestyle. Positive, bowel stress. Oh. Pero gusto ko yun na yung baller ID niya nakalagay, fear not. Fear not. Oh. Diba? Laban lang. Fear not. Pakita mo sa ating madlang onliners. Fear not. Yes. Yvette, anong mga natutunan mo during those days? Kasi may times po na talaga madedepress ka. Anxiety. Kasi halos mag-isa ka lang sa bahay. Oo. Ka masyadong lumabas. Papahinga. Siyempre, naramdam ko yung ganung space. So, napagtatungan na kailangan maging strong. Yes. Para din sa family kasi. Laban, no? Laban talaga. Nakikita namin sa'yo ngayon, nakangiti ka kanina pa na ngiti, mas smile lang, walang stress. Pansin mo talaga na parang nakapako na yung smile niya. Pero kumusta yung family mo during that time you were in the hospital because of cancer? May boyfriend ka? Or how did they deal with you being... Ito, tinuldukan ka agad, may boyfriend ka. Oo, syempre. Kumusta yung family mo? How are they feeling during that time? Sa family ko, syempre, lock sila sa finances. Like, paano ka papakimo. Pero na, naman, na-settled naman. Became okay your strength. Yes. Then sa boyfriend, wala tayo niya. Wala pa. Were you in a relationship during that time? Were you? Yes. Ano but nangyari? Nagkaroon po ng third party. Ang kapal ng fest! During when you were in the hospital or this is before you were diagnosed? During the hospital. Your treatment. Grabe, no? Grabe nun, ha? Nasaan yan? Nakakahiya ka sa lahi natin. Grabe naman yun! Oo nga, kung kailan.
then kailangan mo siya sa kanya iiwan. Teka lang, Sammy, ang usapang ito tungkol sa kanya. Tungkol sa kanya ang usapang ito, nililinaw lang natin. Pero ito, gusto ko lang sabihin, napakatapang mo babae. Totoo. Nakakahanga kang tao. Pero I'm curious ako, how did you find out may third party while you were sick? Malin, kasi nakipag-break na siya noon, tapos nalaman ko meron na siyang bago. Ay, no! Agad-agad! Walang 3-month rule. Oh. Ano masasabi mo doon, Sammy? Ano bang masasabi mo diyan? Mas most sense sino masaya, masaya sila. Okay, go. Okay, pares kayo na sinasabi ni Sammy. So, look who's the real winner dito. Yeah. Pero yes, totoo 'yan. Pagdating naman sa singing, kailan ka nag-start na kumanta? Nag-start po ako mga 12 years old na po. Well, how did you know na ay masarap palang kumanta, gusto ko ng kanta. Kasi po tuwing kumakanta yung ano ko, yung mga pinsan ko. Oo. So napapasabay po. Talaga? So nakita rin yung potential ko. Wow. Then yung father ko, nakita rin yung potential ko. So it runs in the family, yung singing? Yes, po, yes. Talaga? Sino-sino mga pinsan? Opo, mga pinsan ko po, tita ko, then yung father ko. Oo. Ibet nakatulong din ba yung music sa'yo habang nag-recover ka? Opo naman. Paano? Kasi po, ano, tuwing nasali sa ano sa contest or kaya mag-intermission yung mga kasama ko, yung mga kalaban ko ganun. Pag nalaman nila yung situation ko, talaga di nga, parang na-inspire ko sila na. Yes. Sobra. Na-amaze sila sa iyo. Kasi despite of everything, you're so brave. Oh, totoo. Naniniwala ako na you cannot always be strong, but you can always be brave. Brave. Diba? Kaya gusto ko lang sabihin sa mga tao may pinagdadaanan, hindi lang mas marami pang tao, mas mabigat yung pinagdadaanan. Oo. Alam mo, totoo, sa nakikinig sa atin ngayon, sobrang mapapaisip ka na itong pinagdadaanan ko, wala dun sa pinagdadaanan nitong si Yvette eh. Totoo. But you're here now, yes, after everything. Anong pinaglalaban natin? Pinaglalaban ko. Sa pagsali mo dito sa Tawag ng Tanghalan. Gusto ko lang talaga maka-inspire ang tao, be strong for them. Para nakita nila na, ayun, ito babae ko, napaka-strong. Ito ako, di ba? Yun yung pinaglalaban ko, na ma-inspire ko sila na maging malakas. Ating contender mula sa Luzon na si Mary Jane Novello. Hello! Ayan, tawagin na natin. Hello! Oh, bumili siya ng milk tea. Hi, Nam. Hi, Mary Jane. Hello, Mary Jane. MJ. Anong gusto mo itawag namin sa'yo? Nam. Nam. Wala siyang mic. MJ po. MJ. MJ. Hi, MJ. Okay naman po ako. Taga saan ka po? I'm from Nueva Ecija po. Taga Nueva Ecija. Ano bang pinagkakaabalahan ni MJ? So ako po ngayon ay nagtatrabaho po. Ayan. Bilang? Sa ano po kasi ako? MIS. Or MIS. Management Information System. Yung mga information po ng estudyante sa school. So ano yan? Sa parang database ba yan? Paano? Ah, kayo nagkukunag? Yung mga student list, gano'n. Opo, mga per, yung mga hindi pabayad sa tuition sa inyo yan, lumalabas yung pag-swipe ng card na gano'n, tutunog kasi yung hindi ka pabayad ng tuition. Ay, yun pala nang gagaling yun. Yes po. Last sem po, bale, nag-part-time din po ako magduro. Senior high school tsaka sa college. Senior high school tsaka sa college? Yes po. Paano po yung mga estudyanteng hirap po makapagbayad ng tuition? Hindi nyo po ba sila na pagbibigyan ng pagkakataon para makapag-ipon muna, para makapagbayad, or para makapag-exam muna bago magbayad. Promissory note, parang ganun. So sa school po kasi ngayon ay mayroon pong scholar, tinatawag sa, ano po, sa government. Ganun. May scholar po siya. Kaya yung mga estudyante po, okay naman pag-exam, nakakapag-exam naman po. Ganun. Oo. Pero ano, MJ, paano yung pagiging scholar? Is it academically or sa arts? Sports. Binibigay po talaga siya sa mga estudyante. Estudyante. Yes. Pero syempre may ano yan, kahit pa paano may kapalit yan. Ano yung dapat na i-maintain nila? Grades? Grades. Dapat ba re-represent sila ng school sa parang varsity, ganyan? May ganun ba? May maintaining grades lang. Ano yung kailangan grade? Wala po talagang babagsak. Ayun. Pero di ba kahit ano, varsity sa school, kailangan i-maintain talaga yung grades? Or kung hindi ma-maintain yun, aalisin sila? Yes po. Bakit yun yung ano, napili mong field? Bakit dyan ka napasok? Dati po kasi talaga ang tinapos ko ay IT. IT. Then kumuha po ako ng units of education.
Education. Wow. IT, yung tatapos mo kasi. Pero bakit yun? Sa family nyo ba, mga IT person, take yung mga tao na influensyan ka? Hindi naman po. Sa family po namin, dalawa lang po kami nakatapos ng kuya ko. Yung sinundan ko pong kuya. So, education po siya. Ako po ay IT. Then, kumuha po ako ng units of education din. So, yun, may possibility po kumapag-exam. Magturo ka din? Yes. Ilan ba kayo magkakapatid? Sa side po ng mama ko ay 10 po kami. Wow! 10? Pang-siyam po ako. Pwede kayong mag-choir. Wow. Lagi bang brown out sa inyo? Hindi naman po. Sa tatay, ilan? Kasi po yung father ko po, may first family po siya. Doon yung mother ko, may una rin po pa. Sa father ko po, meron po siyang unang anak. 5. Then sa mama ko po, 6. Then nung nagsama po sila, 4 po kami. So ilan na lahat kayo? 11. In totality. 15? Hindi ka pa sure nun, sabi mo, 15. Pero ilan yung mga kapatid na kasama mo sa bahay? Ngayon po kasi hindi po ako nag-stay sa bahay. Before, nung lumaki na ako, ano po kami? Tatlo po kami. Tatlo kayo. Kasama po si mama. Kasi yung iba po may asawa na po. Ano ang pakiramdam nyo pagka nagre-reunion kayo? Ang laki ng family nila. Masaya! Feeling nun. Opo, tuwing Pasko po, ganyan. Kakasama mo kami. Gifts. Kamisada mo ba lahat ng pangalan ng kapatid mo? Yes po. Okay. Oh, no. So, isa-isahin natin. Sige. Yung panganay. Father? Mother muna, mother. Ikaw, bahala ka. So, are you oldest? Tapos all the way to the youngest. Kung pwede. Okay po, yung panganay po si Kuya Manny. Pangalawa si Ate Tess. Pangatlo si Kuya Jun. Pang-apat, si Ate Bell. Pang-lima, si Kuya Joel. Pang-anim, si Kuya Ronnie. Then, Yvette. Alfredo. Then, ako po. Ikaw, yung last po, si Elmer. Oh, meron pa. Kulang pa. 10 pa lang yun. 5 pa. Sino yun, Ima? Yung side po kasi ni Papa, hindi ko po gano'ng nakasama mula. Sa side lang ni Mom mo. Alright, pag na... Pero, natatandaan ko po sila. Kailan mo na-discover na meron kang talent sa singing? Una po kasi, 9 years old po ako, ay nag-start po ako sa gitara po. Then, yun po. Natuto po akong mag-gitara, yun. Natutunan ko rin po kumanta. Familiarize ko po yung mga tono. So, mas nauna ka mag-play ng instrument bago ka naging singer. Yes, at anong unang kanta naman na natutunan mo sa gitara? Christian song po. Kasi pa, sa church po kami tumututo. So, mga Hillsong yan, mga ganun. Yes po. Mga Hillsong. Heal the world, mga ganun. Hindi! Enrique Hill! Iba yun. Iba yun. So, pero ano yun, nagiging, nag-ano ka rin ba? Nag-play ka ng instrument sa church before as part of worship team? Yes po. Nag-play po. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon? Yes po. Pero sa labas naman, yung experience mo na, kapag gig ka ba, po, events? Napapag-gig po. Minsan. Ano to, may banda ka? Dati po meron po akong banda, pero ngayon po, nag-stop siya. Then, yun. Solo ka na. Solo na. Ano bang genre ng mga kanta na kinahiligan mo? Mga OPM songs po. Sorry? Mga OPM songs. OPM, so mga ballad ba ito? Yes, rap ba ito? Mga kanta po na Sarah Heronimo. Ay, wow! Ay, pop songs. Mga ganun. Pero, nakakatuwa nga. Malaman mamaya kung ano. Kasi narinig ko to kanina nag-rehearsal eh. Abangan nyo, magaling siya, in fairness. Ako, isa siya sa mga... Na-pressure siya ng konti. Sige, babawiin ko pa. hindi naman. Magaling siya. Pero nakapag-try ka ba mag-singing contest o wala talaga? Lagi po. Lagi singing contest? Sa Nueva Ecija? Yes po, sa Nueva Ecija po. Mga barangay, ganun pa. Sa San Jose City. Sa bayan po namin. So marami ka nang naipon dyan sa pagka-singing contest? Mga trophies po. Trophies. Naku, pagka-trophy, sabi mo, pwede bang cash? Dapat ganun. Para sa akin po, mas maganda yung trophy. Nasasala ba yung trophy? Hindi. Depende. Yes, diba? So kung yung mga napapanalunan sa mga basketball na trophy, hindi nasasala yun? Hindi. Plastic kasi yun. Ay, ganun. Yun yung medals na gold, hindi rin naman nabibenta yun. Oh. Ano bang pinaka-memorable na contest na sinalihan mo? Sa ano po, sa San Jose City Pop Idol. Bakit naman? Ang ganda po nung banding po kasi namin na magkakasama. Kumbaga, hindi po kami nagturingan na magkakalaban. Naging close po kami sa isa't isa. So hanggang ngayon nagkakausap pa rin yes kayo? Yes po. Wow. Yung kasama ko po ngayon dito. Oh. Contender din? Hindi po. Akala ko contender din. They're
watching. Opo. Wow. Uy, invite mo sila kasi pwede naman siyang sumali. Hindi naman po lahat. Barkada ko po kasi siya mula po. Nung contest na yun, hanggang ngayon po magkasama na po. Wow. Pag-inamin na mo ang friendships na. Galing naman. Buti pa yung ganun nagtatagal, no? Full support. Yes. Kaya wala ko. Pero ito, nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Ano bang ipinaglalaban mo? Nandito ka? Ano po? Yung passion ko po. Passion mo. Passion talaga. And of course, gusto kong makakatulong sa mama mo. Sa mama mo. Kasi yung father ko po ay alana. Tagal na po siya. Wala. So gusto kong makatulong ko man sa mama ko. Ating pangatlong contender mula sa Mindanao na si Aljon Langga. 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 Paano po pinopronounce yung last name nyo, kuya? Paano po pinopronounce yung last name nyo? Langga. Langga. Di ba Palangga ito ka? Palangga. Kita Palangga kita. Langga po yung apelido talaga. Opo. Ang cute naman. Taga-asa man ka sa Mindanao, Kuya Aljon? Sa Sibugay po. Zamboanga, Sibugay. Sibugay. Medyo may kalayuan yun, ha? O sa may mga ginabuhat dito, Kuya Aljon? Usako ka variety show organizer. Variety show organizer. Anong ibig sabihin ng variety show organizer? Maoy diglingaw sa mga tao kada na ay araw o piyesta. Hoy, sila yung taga-entertain parang ng mga tao. Siguro parang si Dumbo ng Showtime, ganun. Or parang stand-up comedian na rin. Pwede, Chester. Wow. Paano yung ginagawa yun, kuya? Iniimbitahan ba kayo doon? Paano? Pag may sa tuwing may ano, may malapit ng araw sa piyesta. Lungsod o ano, yung barangay. Kahit Bisaya kuya, may interpreter tayo. Nang hapit na muabot ang araw, mo adto ko sa kapitan. Ako ang mo sit-in ko sa session. Ako ang baybalo nila kung gusto ba sila kalingawan inig araw nila. So mao na nga kung gusto sila, kuhaon ko nila. Ay wow. So, ako itigwa sa mga performer. Pagkada daw, pagka halimbawang malapit na yung halimbawa fiesta or barangay may mga event, pumupunta siya sa mga barangay captain at nakikisit-in siya sa ano, sa mga session, pinipresent yung pinipresent niya yung sarili niya kung gusto ba gusto niyo ba ng mga ano, kasiyahan sa araw niyo ng barangay. So pagka umuo, siya na yung kinukuha at siya na yung maghahanap ng mga performer na talagang magpe-perform doon sa ano. Parang consultant. Parang ganyan. So kayo po nag-provide ng yare. Kailangan namin ng mga dancer. Kayo po ang mag-supply nun sa kanila. Apa. Ayun. Nandito lang po kami. Opo. Oo nga. Totoo, malapit na po nga Pasko, eleksyon, piyesta. Pwede niyo po kami kontakin kung sakaling kailangan. Ibigay po namin yung number namin. Kung gusto niyo ng mga giveaways, sabihin niyo may DC Delights, pwedeng na po. Yes. Pero gaano na po kayo katagal dyan sa pagiging organizer nyo na yan, event organizer nyo? Mga 5 years. Five years? Ay, matagal na. Kuya Aljon, how did you start? Tagalog na lang. How did you start to bilang, your job now? How did you begin with you start? Paano nagsimula po kayo sa isang event organizer? Nagsugod ko atong pag naining anhang variety show sa mua nga taga Cebu. So gipangayuan ako silag number pagka sunod nga araw o napay ubang mga araw ako na magkuan magadto sa mga ubang lungsod para ako ang ikuan sa ilang ipaybalo nga para sa ilang araw kung gusto ba sila o kalingawan. Ana. Ikaw na ikuhaon. Oo. Kontak sila sa kuha kay naman ko'y kontak po sa mga variety shows at mga entertainers. Entertainers sa taga Cebu. Kasi sa amin daw mag-interpret. Okay. Kaya sabi niya, isang araw daw may dumating daw na variety, ay kinuha daw siya ng variety show. Ako na nga! Kasi... Hindi, kasi minsan nagsimula daw siya nung ano, kasi one time may pumunta sa kanila na nagva-variety show. So ang ginawa niya,
kinuha niya yung number. Kaya, explain ko pa nga. Ah, sorry, sorry. Oh, give. Okay, yun na eh. Oh, tapos, ano kadugtong? Ano kadugtong sa Ami? Tapos, binigay niya yung number. Tapos, sabi ni Kuya, meron naman ako mga numbers ng mga entertainers. Tapos, simula nun, siya na yung laging kinokontak. Tama ba, Maru? Tama ba? Ayaw mo kayang ni Maru. Summarized, yes. Ah, okay. Yeah. At least yun. Uh-oh. Pero before, parang bigat nito. Sorry. Pero before, anong trabaho mo bago ka naging organizer? Amateurista po. Amateurista. Oh. Wow. Ilang taon na ba kayo ngayon, Kuya? 40. Oy, hindi halata. 40 halata. Yeah. Parang 39 lang kayo. 41. 40 is the new 20. Yes. Madali po ba yung trabaho ng event organizer? Kasi di ba, kukunin nyo lang numbers tapos daming contacts. Oo. Paano pag may ganun ba experience, Sammy? Tanong mo sa kanya, dali. Oo, naana ba kay Kuan experience nga? Wala ning... Ning abot, wala ni sipot. Oo, Indian ba? Indian ka. Sa sukat sa kuang pag variety show organizer. Wala pa yun hinoon. Wala pa. Oo. Kay layo pa ginakontak na ako sila. Para pag-abot sa panahon. Naagid sila. Hindi pa naman daw so far nangyari sa kanya kasi medyo malayo pa yung event. Kinontak niya para siguradong sa araw mismo ng event nandoon. Pero kasi, paano kung biglang may nangyaring gano'n? Anong gagawin mo? Paano may handle? Saan mo na? Alam ba, ay, hindi makakarating si Keme kasi kumeme muna. Ganun. Naflatan yung ano, yung bisikleta, yung bike, naflat yung gulong. Nagkasakit. Ipaibalo lang na ako sa mayor or sa barangay captain para nga depende nila kung ilisdan ba nila o kung sa mga ayuda performer. Paano po pagbiglaan? Kumari sa ano, same night. Same night. Kayo po ba yung sumasalo? Kayo po ba? Sabi ng mayor, ay hindi pwede, sila yung nasa poster, sila yung promote natin. Ano pong gagawin niyo pag pinahirapan natin sila? Nangyayari pwede mangyari po yun eh. Prepared sa worst case scenario. Pero sa ako, wala pa dyan na nahitabo. Wala pa yun. Huwag natin ipilit kasi wala pa nga talaga. Kasi mababait yung mga nakukuha niyang performer. Yeah. Talagang may ano, man of their words. Oh. Yes. Kuya kami, on time kami pag puma-flight. Kunin mo kami ha. Pero sa singing tayo, sabi mo amaturista ka. Go Maru. Naba amaturista ka. Kuya, gaano ka nakatagal nga ga-amaturista? Nagsugod ko sa... Pito pa akong edad. 7 years old. Bata pa kayo, no? Ano mang inanaman ka, ano, ka bata? Sa may hinungdan? Usa kay gayon nga, naisingin kunti sa mo, ah. Hmm. So, gipapil ko sa kong papa. Dito na ako nagsugod og kanta. No, 7 years old daw siya, may nagkataong may singing contest sa kanila. Pinasali siya na kanyang papa. Doon na nag-umpisa yung kanyang journey bilang amaturista. Siya din nag-organize? Hindi, 7 years old pa siya doon. Joke lang. Hindi pa siya doon. So, ilan na ka-contest yung mag-apilan, Kuya, kung maihap pa ni mo? Dili na maihap. Hindi na daw mabilang yung kanyang sinalihan. Ibig sabihin, hindi ka na kinakabahan kasi ilang beses ka na nakatungtong sa stage. Dili malikayan nga kulbaan. Pero sa tingin niyo po, Kuya Aljon, do you think you're gonna win today? Maningkamot lang ko, kutob sa akong mahimo, pero di lang ko maniguro. He will do his best. He's not sure. Lang siya sure. Ito na Kuya, sa imong pag-apil diri, unsa may imong hinungdan, unsa may imong gipaglaban sa imong pag-apil sa tawag ng tanghalan? May apil ko sa tawag ng tanghalan sa Showtime. Gusto na ko nga maahon ako akong pamilya. Ayun, galingan ko Kuya! Tawagin na natin ang ating defending champion from Visayas na si Johanna Villarrojo. Yay, hi, Johanna! Hi, Johanna! Hi, Johanna! Second day to defend the golden microphone. Kapon ba yung expect mo na maaagaw mo yung gintong mikropono? Hindi talaga. Tsaka terno yung hair niya sa damit niya ngayon. Green. Pinapanood ko si Johanna kanina sa rehearsals. Para siyang si Ilona kumanda. Oo. Ilona Garcia. Ano, powerful. Parang powerful belter. Parang Johanna, ilan taon ka na? 17. Pero naago mo yung ano, golden microphone. Anong pakiramdam nun? Iba po. Parang emotional po. Hindi pa. Huwag mo paiyakin. Bawal umiyak ha. Bawal umiyak. May bayad. Hindi na paiyak yung
bata. Okay, sabi ko sa bata pa lang niya. Sa bata pa lang niya, nakakatalo siya ng mga mas matanda. Mas senior sa kanya. Senior sa kanya, di ba? Pero kahit bata ito, nakwento niya sa atin na medyo may pagka-old soul ka kasi nga yung background mo, nakikinig ka na at kumakanta ka ng mga old music, di ba? Ano siya, bala siya. Mismo. Para mas makilala pa natin si Joanna, pa-show na natin ang unang photo diyan. Ayun, oh. Oy. Family picture ba ito? Opo. Sino-sino yung mga nandyan, Joanna? Si papa ko po, si mama ko po. Yung mataas po, si kuya at si ate. Ako yan, tsaka si ate po. Si ate. Kaya nakatagal yan, yung photo na yan? Opo. Mga 2011? 2011 pa. Hindi na naulit yung ano nyo, yung family photo nyo? Picture? Marami pa po. Madami kayo. Maraming. Every year, nag-update kayo ng picture nyo as a last family? Last year po, hindi po kasi wala akong papa ko. Trabaho, papa eh. Trabaho si papa. Pero ikaw ba, mahal mo ba yung family mo? Opo, sobra. Si Makoy kasi. Oo, kasi si Makoy. Nire-remind sa atin ni Makoy na mahalin ang pamilya parate. Yes. Pero ikaw ba, Joanna, anong klaseng anak ka? Ikaw ba pasaway, malambing? Masipag. Kasi hindi naman maiwasan sa ganitong edad, medyo may meron pa kayong pagkapasaway eh. Sa kilos ni Joanna, feeling ko kalog siyang anak. Oh, di ba natawa siya, Gigi? Diba natawa siya? Ano ba ikaw klase na anak? Ewan po, hindi ko masabi kung ano klase akong anak eh. Meron ba pagkakataon na napagalitan? Oy, may sinasabi si Mami. Si Mami, ano po yung sinasabi? Sabi ni Mami, kulong niyo po sa akin. Ano po yun? Krong kalog ka daw! Krong kalog ka daw! Mas matindi pala, no? Ganun eh, sabi ni Mami, daming ikot ng kabay. Ganun. Kaya nga eh, hindi siguro. Baka naman malambing lang na ano, na may pagka-krong-krong. Sabi ni Mami, krong-krong daw, pero maingay. Eh, sinabi ni Mami. Sinabi din niya. Oo. Pero sa family niyo ba, ikaw lang talaga yung mas malambing sa mga kapatid mo? Parang ganun, makulit. Opo, sobra. Siguro, at ito lalo na po sa banda ko po. Ako po yung palaging Miss Friendship sa banda. Jolly. At cheer ng cheer, ganun. Yung may energy. Paano mo nasabi, Joanna, na ikaw yung pinakamakulit? Paano mo nasabi? Makulit talaga ako kasi at, minsan po yung sad songs, mini-make face ko. Para maging nakakatawa. Oh, namungulit siya talaga. Okay, next photo tayo. Photo please. Korea, high school life. Mama, high school life. Sino kasama mo dito, Joanna? Friends ko po. Mga ka-scoutmates ko po. Ano mga name nila? Siya po si Raylor yung nasa likod. Si Krisha niya. Then, yung nasa harap, si Vince Kyle. Sino yung nasa pinakalikod na muntik ng Muntik ng sumama. Si Krisha po. Si Krisha. Si Krisha, sabi ko na naman. Kaya pala wala si Krisha dito, nasa picture. Nandyan. Anong year yan kinuha? Grade 8. Grade 8. Second high school. Oo. Eh, 12 na siya ngayon, di ba? Grade 12 ka na. Opo. Girl Scout ka dyan, no? Paano ba kayo nagbabanding ng mga friends mo? Gumagala-gala po kami. Pasyal pa. Noon. Saan-saan kayo pumupunta? Sa vibe. Sa mga baybayin po. Bahay-bahay. Oh. Baybayin? Baybayin. Baybayin ba yun? Baybahay or baybayin? Bayun sa baybayin. Sa dagat. Ano nga sa mga baybayin? Dagat. Sa mga beach. Kung malapit lang yung beach sa school nyo, opo. Saya nun, ha? Yeah. Pag-stress ka sa teacher, punta kang beach. Yeah. Parang sa amin, let's go to the beach after, di ba? Na-imagine ko yun nasa classroom ko, tapos naririnig yung waves. Ano namang ginagawa niyo sa beach pag pumupunta kayo doon? Nag-jamming po. Ah, doon kayo? Uy, nag-jamming sila sa beach. Ang saya, no? Bonfire din ba kayo doon? Bonfire tawag yun, di ba? Pwede yung bonfire. Bonfire tanghaling tapat, pwede yun. Why not? Sarap nun. Depende naman sa trip yun, di ba? Ang init-init na nga, dinagdagan pa yung init. Sino nagigitara sa inyo? Ako po. Ikaw mismo nagpapayo. Oh, saya nun. Siguro ang saya maging kaklase nito, no? Oo. Chip in lang po. Ay, maganda yung may ambagan. Eto na nga. Eto na nga yung ulang ambag na nga, yung pa yung kumain ng marami, na una pang umuwi. Hindi, nag-aambag naman daw sila ng kwento. Kwento. Chika. Oh, malalaman yung titweet ko. Joke. Issue. Joke. Next photo tayo. Ang saya nun, malapit sa Neneng days. Parang sinisipo rin yung energy mo dyan, ah.
Parang sinisave mo din yung energy mo dyan. Nakaganon lang siya. Kaya, ang sarap niya. Picture daw, sabi ni Mama. Parang ano ha, parang batang Casey Landingan. Yung dating, ano? Oo, oh, pwede. Yun. Oh my God, baby, ilan taon baby ka dyan? Ilan taon ka dyan, Joanna? Nine. Mga nine? Yung picture po pong yan, malapit po yung theater concert po namin. Ah, okay. Sa 9 years old po lang ako, nag-theater na ako. Wow. Wow. Bata. So may mga acting experience ka rin pala. Opo. Ano ba yung sa theater niyo? Musical ba yan? Opo, musical. Natatandaan po ba yung pinakaunang nagampanan mo bilang isang theater actress? Galit ka ba, right? hindi naman. Pero ano ba yan? Itatanong lang ako. Itatanong ka lang. Anong role mo na ginampanan mo? Oh, natatandaan mo pa ba? Batang Kalye po. Batang Kalye. Original ninyo. Opo. Ikaw ba ngayon? Pag binigyan ka ng chance maging artista, anong gusto mo? Maging kontrabida or bida? Kung anong bibigay sa akin po na role. O bida-bida. Yung aktor. What if they ask you to choose kung gusto mo bida, kontrabida? Kasi tatanungin ka niya nila eh. Strength mo, maging sweet or yung tapa. Pwedeng bida kontra bida. Or pwede rin bibida-bida. Oo. Lang, sino ba yung iniidolo mo? Sa, bawa, actress man yan or singer sa man theater, yan? Sa theater. Theater actress. Si Lea Salonga po. Hindi na ba ilalala. May next photo pa ba tayo? Meron photo, pa. Oh! Wow! Side bangs. Hawig mo na talaga si Casey Tandingan dito. Actually, dito ngayon. Sino sa angulo na to? Dito, Joanna? Ate Kakay ko po. Ate kapatid mo siya? My baby na po siya ngayon, si Ethan. Hi, Isa. Ethan. Hello, Isa. Anong meron dyan? Bakit parang may ano yan? Sinulog po. Akala ko sinunog eh. Sinunog Festival. Akala ko sinunog yung eye bags, yung itim eh. Ano yung meron dyan? Ano yung makeup mo dyan? Yung mga eyeliner dito. Ano yan? Harley Quinn. Ano po yan yung decoration? Ah. Decoration. Pero gano'n ba kasi yes, sinulog? Kasi never pa talaga ako nakapunta ng kahit anong fiesta. Oh, ano bang meron sa Sinulog Festival? Ang exciting po kasi family ko po yung masama ko eh. Nagbabanding po kami yung family ko kapag may sinulog. Ano bang event na nangyari nung sinulog? Anong mga ganap? Di ba sa mga kalsada, meron mga parang street party. Oh, party, no, mga parada, ganun. Diba, may ano yan? Yung mga pintura? Pintura po. Tsaka yung mga ano, fun run na color fun run. Di ba may mga ganyan-ganyan pag sinulog? Kasi yan sa mga inaabang ang ano kasi festival sa Pilipinas, yung sinulog. Pero Johanna, ilang araw ang tinatagal ng Sinulog Festival sa inyo? One week. Meron pa ba tayong next pa nakatago to? Pakishow na yan, please. Anyway, next picture tayo. Wow, matching hats. Karina, ano ah, Casey Tandingan ngayon, Kim Chu ah. Oo nga. Dalaga ka dito. Ako nga, J-Lo eh. Si J-Lo yung nakita ko eh. J-Lo, J-Lo vibes. Hindi kita nakilala. Jennifer Lopez. Sa modeling ko po yan. Uy. Nagpa-model din siya. Ano commercial ka? Commercial? Or modeling workshop. Fashion show. Modeling workshop. Paano ka nag-start sa pagmamodel? Yung friend po kasi ng mama ko, pinapasali po ako eh. Tapos, kamusta naman yung experience mo? Nahiya po. Kasi sa stage po, magpo-post po kami dun. Ang daming taong lumalakad. Sabi niya, nahihiya daw siya nung first na rampa niya. Pero ngayon ba, pag ginawa mo ulit yun, mahihiya ka pa rin ba? Kasi tagal na yun, di ba? Feeling mo, did you overcome your fear of being shy? English, opo. English. Na-overcome mo na. So, hindi ka na kinakabahan ngayon. Opo.